Sen bu şuna deliydin. Hindi ko pa alam. Pero babe, alam ko kasi yung sakripisyo mo eh. Alam kong mahal mo ako kaya nagtitiis ka. Pero ayaw ko naman umabot sa punto na napatay ng sakit yung pagmamahal mo sa akin. Pero... Nilabas ko muna yung bata, ha? Baby, bibitahan ka na. Bibitahan ka na, isa sa'yo. Makita ko. Baby. Ano bang gagawin ko dito? Anong gusto mo? Gusto mo kantahan kita? Ha? Ano? Ari, munding, 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 munding. Anong gusto mo? Ha? Alam mo po, mama. Oh. Ang swerte po ni Baby Nathan kapag naging mama ka niya. Babe. Ano bang balak mo? Patulugin ang bata? O mag-dance prod ka dyan? Akin na. Akin ang bata. Pag hawak mo ang bata, dapat hindi ka natataranta. Kasi nararamdaman niya yun. Tsaka dahan-dahan lang. Ganyan, no? Ang cute pala ni Baby Nathan eh. Yung mata niya hindi sa tatay, pero okay lang yun. Basta kailangan ito, natoy na natoy, para lalaki kang mabait at mapagmahal. Eto na nga, inuuso ka na sa taas ng lagnat mo. O eh, dumi-display ka pa sa labas. Siguro hobby mo yan, no? Maging pasaway. Magaling na ako sa Ali. Gagaling ako. Ang taas ng fighting spirit. Ando, no? At uminom ka ulit ng gamot. Pang-apat mo na yan, Clara, eh. Inip na kasi ako dito sa Ali. Wala akong ginawa, kundi mahiga. At saka isa pa, hindi ko na alam kung anong ginagawa ng anak ko. Ano na nangyayari sa kanya? Kailangan ko kumilos. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Nag-aalala lang ako, Clara. Baka mapano ka eh. Gagaling ako sa Ali. Yan ang mangyayari. Pasensya ka na. Kung nung una, hindi naging madali yung pagtanggap ko sa'yo. Marami kasing nangyari na hindi mo maiintindihan. Pero huwag ka mag-alala. Kasi buong-buo yung pagtanggap ko sa'yo ngayon. Babe. Babe, maraming salamat, ah. Alam ko, hindi magiging madaling sitwasyon natin ngayon para sa'yo. Dahil dinala ko yung bata dito sa bahay natin. Pero huwag ka mag-alala. Hahanap ako ng paraan, ha? Hanap ako ng paraan. Hindi ka dapat nadadamay sa problema. Babe, tanggap ko na si Nathan. Tanggap ko na siya ng buong buo. Tanggap ko na makakasama natin siya habang buhay. Tulad ng pagmamahal mo kay Miko. Gusto ko suklian yun. Na parang tunay na anak din si Nathan. Hindi man magiging madali. Pero kakayanin ko. Kakayanin ko mahalin siya na parang kadugtong ng buhay ko, babe. Dahil asawa kita, dahil mahal kita, dahil kakampi kita. Babe, kakampi rin kita, ha?
Mahal na mahal kita. Kailangan ko pa tapusin ito eh. Good morning! Maganda ang gising mo yata. Mukhang fresh! Kailangan ko na kasi magpagaling, auntie. Masyado nababad yung anak ko dun sa Irina yan. Wala akong tiwala sa kanya. Hindi siya ang karapat-dapat na nag-aalaga sa anak ko. Mm-hmm. You know, very good ka dyan. Dapat talaga very active ka sa pagtupad kung anong gusto mo. Or else, baka yung gusto ng ibang masunod. Pero make sure lang na talagang magaling ka na. Kung ayaw mo mahawa yung anak mo, patingin nga eh, ha? Auntie, pag sinabi kong magaling na ako, magaling na ako. Excuse me, CR pa ako. Ang intense na eh. Well, you know what? You have a point there. Pag inisip mo magaling ka na, the body will follow. So I'll let you be. Kasi marami rin akong ask so yan, okay? Sige. Good morning. Good morning. Sige, ayusin ko lang yung mga bote ng bata. Sige na. Magpahinga ka na lang dito. Bantayin mo na lang si Baby Nathan. Ako nang bahala, okay? Pahinga ka muna. Babe. Bakit kaya hindi Lucky yung pangalan ko? Kasi ang swerte-swerte ko sa'yo eh. Talaga? Actually, babe, tanong ko nga rin yan eh. sige na. Swerte din ako sa'yo. Yes. Dito. Sige na nga. Ang paswerte. Ngayon lang kita nakita ulit magtimpla ng gatas, ha? Ibig sabihin ba nito, eh? Ay. Wala naman pong kasalanan ng bata, kaya hindi siya dapat nadadamay. Alam mo na, bakit mo nakakayanan ng lahat? Dahil mabuti kang asawa, mabuti kang ina. Hanga ko sa tatag mo na. Alam niyo tayo, isa lang ibig sabihin nun. Ano yun? Mana kasi ako sa inyo. Babe, pupunta lang ako sa bagsakan, ha? May kailangan lang pirmahan papeles, eh. Mabilis lang. Pagkatapos nun, uuwi agad ako para may karelyebo si Nanay Becca dyan sa bata. Huwag kang mag-alala kasi si Tonette at Debbie naman muna sa office ngayon. Ako, pagkatapos sa mga emails ko, pwede ko na bantayan si Baby Nathan buong araw. Yun nga lang kung okay lang kay Baby Nathan. Baby, oh. Baby, okay lang ba sa'yo, ha? Yeah. Oo, oh, okay lang daw. Bite-bite kaya nito. Manong mana ka sa daddy, di ba? Ay, ano, mabango na si Baby Nathan. Oh, kasan na natin? Parang hindi malamig ka. Alam mo, tope, para ka rin si Baby Nathan dati. Kung saan-saan nagpapasabog ng bomba. Noy, grabe ka naman. Cute-cute niya, oh. Meng? Sarap din may baby sa bahay, no? Parang kailan lang, eh. Baby pa to si Miko. Ngayon, binata na. Siyempre po, Lolo Tay. Kuya na po ako ni Baby Nathan. Tapos po, tuturuan ko din po siya mag-basketball at saka po mag-bike. Talaga, lahat po ng tinuro sa akin ni Daddy Buddy, ituturo ko din po sa kanya. Very good, apo. Naku, mukhang gusto na at naiinip na si Baby Nathan, no? Gusto niya ngayon, ha? Gusto niya na maglaro. Ayaw kasi... Sana po, dito na lang po si Baby Nathan, no? Sana po, hindi na po siya kunin ni Tita Clara.
para po magawa namin lahat ng gusto ko. Ano, baby Nathan? Babe, wala ka. Sige ho. Ay. Bye, Nay. Tara, amigo. Coach na tayo. Sige. Tay. Oh, Natoy. Tay, maraming salamat ho ha, dahil iniintindi nyo na dito muna si Nathan sa bahay. At malaking pasasalamat din ho yung inuunawa ko na Erin. At yung kaya niyang mahalin yung anak mo na parang tunay niyang anak. Kasi nga ho, iniisip ko parang sana si Erin na lang ho yung tunay na ina ni Baby. Hindi rin ako magtata kung mahalin o matindi ni Erin si Nathan. Ang sa akin lang eh, sana huwag madamay si Erin sa anumang gulong idudulot ni Clara. Huwag ako kayo mag-alala tayo. Pagsisigapan kong huwag madamay si Erin. Sige. Sige, mag-iingat kayo. Tama ba naman yung ininom niya yung 8 tabletas ng paracetamol? Aba, ano yun? Ginawa niyang bubble gum? Hindi po ba delikado yun para kay Ate Clara? Baka po kung ano mangyari sa kanya. Actually, nashock nga ako nung nakita ko siya. Pero you have a point there, ha? Dapat maging concerned tayo sa kanya. Wow, Aunt Mira. I'm almost convinced na may concern talaga kayo kay Clara at hindi lang dahil sa mana. Why do you talk like that? Nagmamalasakit lang naman ako, no? Excuse me. Oh! Look who's back! Kamusta pamangkin ko? Ate, kuya, wag natin simulan ng araw na mainit ang ulo, okay? Ikukunin lang ako. Mabalik din ako sa bagsakan. Anton. Clara. Clara, ang init mo. Bakit hindi ka nagpapahinga? Galing na ako. Kaya ibalik mo na sa akin si Nathan. Bukas natawag ako ng doktor. Para siguraduhin ko na talagang ligtas na yung bata dito sa bahay. Pag siguradong okay na, ibabalik ko na yung bata sa'yo. Bukas pa. Magaling na ako ngayon. Natoy, ibalik mo na sa akin ang anak ko. Kailangan ko na siya makasama. Ginawa ko na ang lahat para gumaling ako. Kaya tuparin mo ang pangako mo. Masakit na pa. Natoy! Ate Clara? Pwede po ba tayo pumunta sa toy store bago po ako umuwi? Gusto ko po kasi bilhin si Baby Nathan ng toy airplane eh. Nathan? Hindi ba yun yung anak ng daddy buddy mo? Opo, i-gift ko po yung toy airplane sa kanya. Para po pag-uwi niya, hindi niya po ako makakalimutan. Teka, nasa bahay niya si Nathan? Opo. Escape na lang, oh. Parang nasa abroad lang yung pego. Nakikita ko sarili ko, oh, hello. Uy, ano ka ba? Ang tawag dyan, work from home. Yan ang peg ng Mars natin ngayon. Alam niyo, ang OA yung dalawa, ha? Teka lang, maalala ko lang, Mars, ha? Ikaw ba? Hindi ka ba binabakulaw ng Clarang yan? Ay, nako, yan talaga kayo. Sandali, ha? Mabako lang to si Baby Nathan. Hindi ko maintindihan eh, no? Kung kaibigan ko ba talaga kayong dalawa. Kasi nangiintriga pa kayo eh. Alam ko, anak to ni Clara. Pero, alam ko may Natoy pa rin dito sa batang to eh. Kahit maliit man yun, sapat na yun. Para mahalin ko tong batang to. Ilang gamot yung ininom mo? 10? 20? Sabi ng doktor, muntik maapektuhan yung katay mo. Ano ba gusto mong mangyari talaga? Natoy, ginawa ko lang naman yun para gumaling ako. Eh, ba't hindi mo pa dinamihan para talaga natuluyang ka na? Clara, talaga lahat gagawin mo eh. Natoy, nag-aalala lang ako. Ina ako! Hindi mo kasi maiintindihan yun dahil masyado kang believe dyan sa Irene mo. Di ba? Dahil siya ang gusto mong maging nanay ng anak mo. Ang kailangan niya ako! Ako ang tunay niyang ina!
Babayaran ko yung kaibigan mo si Sally para bantayan ka, para naman hindi mo isipin na pinapabayaan kita. Pero hanggang doon lang yun, ha? Sawan-sawa na ako makipag-usap na taong napakakitid ng utak. Kung pwede nga lang, wag ko na ibalik dito yung bata, eh. Para hindi mahawa dyan sa kabaliwan mo. Nanay! Lahat na lang yata ng pwedeng dahilan gagawin ni Clara para ibalik ko sa kanya si Nathan, eh. Hindi ba yan naiintindihan na iniisip ko yung kapakanan ng bata? O talagang hindi lang niya ako iniintindi? Alam mo, Natoy, nanay lang din si Clara. Siguro ayaw lang din niya mahiwalay sa anak niya. Hey babe, alam mo naman yung sitwasyon, di ba? Hindi ko naman nahayaan magkasakit si baby Nathan dahil lang sa pagiging madamot niya. Baka may ibang paraan. Pwede naman munang ilipat si baby Nathan sa ibang kwarto. O kaya naman, mag-hire kayo ng professional talaga na mag-aalaga. O ikaw mismo. Eh, pag ginawa ko naman yun, eh, baka hindi naman makauwi dito ng araw-araw. Sandali lang naman, di ba? Hanggang sa gumaling sila lahat doon. Mama! Daddy! May gift po ko para kay baby Nathan! Wow! Sino kasama bumili? Si Daddy Barnes po. Gano'ng katagal na dito ang bata? Nico, doon ka muna sa kusina. Samahan mo si Lorelai. Sige po. Samantala, hanggang di pa gumagaling si Clara, bakit? Wala ka na ba ibang mga mapag-iwanan? Ba't si Erin nag-aalaga ng anak mo sa ibang babae? Ay, May. Natuyo mo dito. Yung ano yung desisyon namin na Erin, amin na lang yon. Huwag mong problemahan yung problema namin mag-asawa. Inoproblema ko ang anak ko. Inoproblema ko na sana hindi nasasaktan o naaagrabyado ang mag-ina ko. Ano mag-ina? Hindi mo sila mag-ina. Kung wala ka nang sasabihin maganda, makakalis ka na dito. Natoy. Jaime. Kailan bumaintindihan ni Natoy na ikaw at ako, sila ni Clara, we're all intertwined. And you can't keep me away from you dahil anak natin si Miko. At the same thing, anak nila ni Clara si Nathan. Oh, sige, akusahan mo ako na manloloko. Pero kahit kailan, hindi ko maaatin na paalagaan sa taong mahal ko ang anak ko sa ibang babae. Jaime, kung may natutunan man ako sa mga nangyari sa akin, yun ay nung sumumpa ako sa Diyos. Namamahalin ko si Natoy habang buhay. Nagkamali man si Natoy, nagkulang man si Natoy, kaya ko yung itama at punan. Dahil mahal ko siya. Dahil iisa kaming dalawa. Kaya walang makakasira ng kahit sino. Kahit na ikaw na ama ng anak ko. Huwag mo nang isipin si Jaime, ha? Ako nang bahala sa kanya. Ang isipin mo, kapakanan ni Nathan. Nakakainis kasi parang pakiramdam ko. Tuwing magkakaroon lang tayo ng problema, lagi nandiyan nakabantay, nag-aabang. Babe, huwag ka magpapa-apekto sa kahit na anong gagawin ni Jaime. Kahit na si Clara, alam naman natin na may sarili-sarili silang agenda, di ba? Tayong dalawa magkakampi tayo. Walang makakabuwag nun. Hindi si Jaime at hindi si Clara. Itutuloy mo pa ba yung pag-uwi mo kay Nathan bukas? Alam mo, sana ako na lang yung nanay mo, no? Sana. Ikaw sana yung kukumpleto sa pamilya namin. Kaso hindi eh. Okay lang.
Nagkakasya na lang ako sa... sa pagmamahal na meron ako sa'yo ngayon kahit sandali lang. Baby! Ito na tayo! Wow! Tatas pa yung pound! Clara, huwag kang ang galaw ng galaw! Pumirmi ka dyan! Kailangan ko umalis, Sally! Eh, hindi nga kailangan pwede! Kailangan ako ni Nathan! Ang tigas ng ulo mo! Sinabing mahiga ka! Ako ang nurse mo ngayon! Kaya kailangan mo magpahinga para paggaling mo, pwede kang gumati ng bonggang-bongga! Pumirmi ka lang dyan! Kumalma ka, eto, minum ka muna na tubig! Kailangan ko pakialam, Sally! Kailangan ko pahira, anak ko! Hindi ko natitiis na nandun siya kasama yung babaeng yun! Gusto mo sirain yung buong bahay? Hati kaming ginawa mo! Clara, kumalma ka naman! Pwede mo naman ilugar yung gamit mo! Clara! Clara? Ayun! Ba. Ayaw pa rin. Iyak pa rin eh. Naku, babe, baka hinahanap ito yung sayaw mo. Sayaw, babe? Babe, kunwari ka pa, lumabas ka ng bahay, sumayaw kayo ni Nathan, diba? Pali! Sigman sa mga, baby! Ikaw ang hinahanap nito. Huwag lang pali. Kaya ko ayaw ko yan. Hindi ka dito. Sayaw mo na. Sayaw tayo? Okay. Ha? Anong sayaw yung gusto mo daw? Iskandalo kayo dyan! Sino ba kailangan dyan, ha? Si Tatoy Velio Toledo! May mga nakatira dito, nasan sila? Ayaw nakatira dyan? Hindi, hindi! Hintaga kabilang kanto! Ikaw sumagot ka na maayos, ha? Mainit ulo namin! Nakausap ko si Aling Beka. Pupunta daw sila sa park. Sa park? Anong park? Saan yung park? Aba, ewan ko! Bago lang ako dito, no? Pat! Bakla! Anong gagawin natin? Ayun, si mahal ko, ha? Wala sa lakigan. Babe, babe, tinamad na. Wala sa ano? Wala sa lakigan. Oo. Lalo mo ko sinabi, oo. Oh. Oh. Dito na lahat. Migo, Migo. Picture ko kayo. One, two, three. Eh, hey, maganda, oh. Para kayong mag-iina. Magalala, talang araw, magkakapagin tayo ng bunso natin. Ilan ba gusto mo? Kahit ilan. Clara! Uy, ano ka ba? Huwag kang biglang tatawid ng gano'n. Gusto ba magpakamatay? Isipin mo naman sarili mo, tsaka yung anak mo. Pati ako papatayin mo. Ito na ang pinakamalapit na park sa lugar, Sally. Clara! Anak ko. Thank you po, Mama. Oh, sige. Baby Nathan! Gusto mo din ba ng ice cream? Ako, gusto mo ba ng ice cream? Hindi pa daw siya pwede mag-ice cream eh. Ako na lang daw bilang mo. Atala na! Sige. Ate, pili na kami, ha? Apo. Okay, Mama! Bye! Bye, Daddy Buddy! Sige. Bye-bye. Cute-cute naman talaga niyan. Enjoy ka ba, baby? Gusto niya atang pinapasyal eh. Ay, ha? Ayaw mo ice cream talaga? Sigurado ka?